that are organized. I usually buy these samples from human affairs because of the need, human nature. Just as ordinary, you is slave, you vanish to impurity and righteousness, for their degradation. Make them now disciples of justice, for their sanctification. When you were slaves of sin, you had freedom from justice. What benefits did you then enjoy? Things you are now ashamed of all of them, tending toward death. But now, slaves of God, your benefit is sanctification, as you tend toward eternal life. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. The word of the Lord. Thanks be to God. I assure you, the contrary
From now on, also the Bible will be divided against three, against two, and two against three. Father always will speak against son, and son against father, mother against daughter, and daughter against mother, mother against daughter-in-law, daughter-in-law against mother-in-law. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. I assure you that all the meaning is true. I have come for division. May mga bagay na hindi tayo pamanigan. Because we take sides. At anong sayo ko? Ano bahagi nito? Ang bahagi ni Kristo. There is no middle ground. Yan ang sayo ni Jesus. I will speak the good word. Iluluwa ko ang manigaw-gaw. Kasi hindi malaman kung siya may malinig o malamig. So, dalawa lang ang paluluwa natin. Para kay Kristo o laban kay Kristo. Kaya, maliwanag ko lang po sa akin, talagang magkaroon ng pamahati-hati. Magkaroon ng pamahati-hati. Sa magkaroon ng pamahayan, ibinibigay niya sa isang pamahayan ng puso ko ngayon, isang pag-ibig sa isang, kung tawagin na po namin ay pamamaraan ng buhay. Away. Yan ako, sabi nga po yung patuloy natin ang pangyaya, sabi nga na yung Ibiatus na maging bahagin sa ating sa isang panibagong proyekto. May lagay natin ito kasi nakita ko natin po sa Ibiatus na very big size. Blessed ang tabu, mamapala, walang mamapala. So, maliwanag na ito yung mga bagay na dapat namin sa pagpapalang. Kasi magpapalaan ka ng Diyos. At ang hindi magawa ng mga bagay na ito ay isang laban sa Diyos. Kasi kapalitan ng pangyayari na ibinibigay ng ating Panginoon Jesus Kristo. Kaya naman makita ko natin na ito yung pagkakataon kaya hindi mo pwede sabihin natin na tayo kay Kristo. Pagkatapos sabihin natin doon sa iba na hindi pagkakalusin ko ng pasensya na lahat kung hindi kita sinamahan kasi sinamahan ito kay Kristo. Kaya na po sa unang mga Kristiyano nakita ko natin kung mabigat na repercussions mga martir gawa ng pinigilan yung pananampalataya. Kahit naman ngayon, eh, wala akong kaya sa inyo na makausin. Pero makita ko natin na ang pagpili natin kay Jesus ay isang pagpili na isang
isa posisyon, isang pamamaraan na kinakailangan natin pangalaman. At may mga ilagpura ko sa ating makikita natin at may malaking elemento sa tipunan natin ginagawa. Pinagalan na pa yung maliwala ko sa atin at maliwala ko na ako. Tayo naman sa emosyo. Dapat tayo sa tinatawag mo natin equality of merits. Doon tayo para sa kanalaan ang pag-asama ng isang babae at isang lalaki. At doon tayo sa tinatawag mo natin na pagpapakalaga sa buhay. Maliwanag mo ako sana ay ito yung
na may respect